Hello guys, good morning! Ngayong araw ang ika-apat na araw ng pagka-tiles dito sa ating CR sa second floor. Tingnan natin ang gagawin niya ngayong araw. Ito ang gagawin niya ngayon dito sa CR. Iko-continue na niya ang paglalagay ng tiles dito sa may taas dito. At saka itong flooring. Lalagyan na rin ng tiles yan. Dito naman sa labas ng CR, naglagay na ako ng plastic para hindi madumihan yung mga tiles. Ayan o, hanggang dito sa labas. Dito kasi kami magkakat ng tiles. Dito. Tapos, nagbabad na ako ng tiles. Ayan o, binabad ko na lahat ang mga gagamitin niya ngayong araw. Maya-maya, ang ibababad ko naman yung pang flooring na 30 cm by 30 cm. Ayan. Ito ang aking terrace dito sa second floor. Ang luwag, oh. Yan. Ito ang tanawin naman dito sa second floor, sa may terrace. Yung bahay na yun, oh. 4 million hanggang 5 million. Yan, oh. Laki, no? Ako ang taga-cut ng tiles at si Mason naman ang taga-install. Sa pagka-cut ng tiles, dapat hindi magalaw ang kamay mo para maging perfect ang cutting ng tiles. Ito na yung mga kinakat ko. 4 cm ang lapad. Gagamitin yan dun sa kantuan, dun sa may pintuan. Ikakat pa yan dito ng 45 degree. Mag-i-screen ako ngayon ng buhangin na gagamitin namin para sa flooring ng CR. Binabad ko na ang mga 30 cm by 30 cm na tiles ng 30 minutes hanggang isang oras para after lunch pwedeng-pwede nang ilagay sa flooring. Tingnan nyo, bumubula. Sumisisip pa kasi yan ng tubig. Maghahalo na ako ng dry pack para sa flooring na tinatiles namin. Ang mixture ng dry pack ay isang sako ng simento
at 5 timba ng buhangin na sinalandra. Ito. Hahaluan ko pa yan ng 2 plastic ng Sahara Waterproofing. Ang presyo pala ng isang Sahara Waterproofing ay 35 pesos. Na waterproofing ko na din yung CR na tinatiles namin. Ang gamit kong pang waterproofing ay Boysen Flexiband. Tapos ngayon, hahaluan ko pa siya ng 2 plastic ng Sahara Waterproofing ang dry pack para siguradong hindi natatagas ang tubig. Medyo kulay puti ang tubig kapag may Sahara Waterproofing. Tingnan nyo. Ang tubig ko. Sahara Waterproofing yan. Bago ilagay ang dry pack, bubuhusan muna namin yung flooring ng purong simento, para mas kumapit ang dry pack sa slab at para mas matibay ang pagkakalagay ng tiles. Pwede kasing 30 by 30, i-restorado rin. Gusto mo nga ito pa yun? Sabi na ito sa akin yan? What? Ganito ang itsura ng dry pack ko. Mamasa-masa lang siya ng konti. Binubutas na niya dito ang tiles dahil dyan nakapwesto ang floor drain. Pagkatapos niyang butasan ang tiles, ay nililinis niya ang mga gilid para mas magandang tignan. Update muna tayo sa nagawa niya kahapon. Tingnan natin, pasok tayo dito sa CR. Ito ang nagawa niya kahapon, nalagyan na niya ng tiles itong dito sa may taas dito. Dito naman sa gilid, naka 45 degree. Ayan. Tinapias niya para yung magtatakip dito, nakatapias din. Parang ganito, nakakanto mesa. Ayan. At ito pang nagawa niya dito sa flooring. Lahat ng tiles dito na ilagay na. Ito na lang ang gagawin niya sa susunod na araw. Dito sa gilid, yan, wala pang tiles yan. At saka magka-grout, at saka ilalagay yung inodoro, at saka yung shower. Ayun na lang ang gagawin niya sa susunod na mga araw.
So ayun lamang po. Salamat sa inyong panonood. Bye-bye!